Sa kauna-unang pagkakataon, pinasubok sa publiko ang operasyon ng bagong passenger terminal building sa Clark International Airport sa isinagawang trial domestic flight sa terminal. Ang mga ipinagmamalaking bahagi at istruktura ng bagong terminal, alamin sa detalye o alamin sa ulat mula kay Karen Villanda. Rise and shine, Karen. Mula sa Pangasinan si Jenny Dean, kaya naman pinili niya mag-book ng flight patungong Cebu sa Clark International Airport. Ang hindi niya alam, unang susubukan ang domestic flight sa bagong passenger terminal building. At pagpasok sa loob, agad na namangha ang mga pasahero. Unique yung design ng airport. Unlike sa usual na airport na hindi parang ganito, na hindi ko alam kung wood ba yan or ano, kakaiba siya. So maganda yung parang pagka-Pinoy na airport. Dahil sa nakapalibot din na bundok, pati na ang bundok Arayat, naging picture perfect ang terminal. Pagpasok ko po, nag-picture agad ako eh. Dahil? Ang ganda ko eh. Dahil dito, mas tagalak pang mag-book ng flight sa Clark si Ana, kahit nakatira pa sa Metro Manila. Well, you don't see a lot of traffic, that's for sure. So yeah, compared to Manila. I mean, going to Manila, it's very crowded, but here, it was seamless. Ang live trial domestic flight na isinagawang ay bahagi ng basic trial para makakuha na ang paliparan ng operational readiness certificate sa independent consultant at permit to operate sa CAAP. Dito sinubukan ang buong proseso sa pagtanggap ng pasahero ng bagong terminal, lalo na ang paggamit ng contactless system, gaya ng self-service kiosk, automated bag drop at automatic tray retrieval system, paghihintay sa boarding gate hanggang sa makapasok sa loob ng eroplano. Because we are undergoing certification by our independent consultant as well as the government regulators, so as soon as we pass and get awarded the certification, then we will open the terminal. We hope first half, you know, that depends, you know, it really depends on all these trials, that everything should go really very smoothly. Yes, sa lawak nitong bagong passenger terminal building, dodoblihin nito yung dating Clark International Airport na nasa 12,000 na pasahero kada araw ang kaya ma-accommodate. Ito, kakaya nitong maserbisyohan ang nasa higit 20,000 na mga pasahero. So dadami yung mga flights at hindi na malilimitahan yung mga pasahero. Sa Pebrero sa susunod na taon ay susubukan naman ang international flights sa bagong paliparan. Sa unang kalahati ng taong 2022, target ang full operation ng bagong terminal. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.